And confidential funds, that's the most controversial or one of the most controversial issues for this year. What is your stand on that? Dapat ba may confidential funds pa rin ang parehong president, office of the president, office of the vice president, and other agencies? Siguro, ano yung pinaka-stand ko from the time na tumulong ako doon sa pag-draft ng Joint Circular 2015, that's one. Ang pinaka-stand ko noon, at iba naman kasi yung sitwasyon nung inilabas namin yung guidelines na yon, dapat napipili natin ng masusi kung sino-sino ang bibigyan ng confidential funds. And even the Intel. Sa Intel, alam natin, intelligence practitioners, intelligence agency. Sa confidential kasi, ang sinasabi natin, meron ding mga ahensya na may surveillance operation. Ano? Ang mahirap po, nitong mga nakaraang administrasyon, kahit nung nakalipas at saka ngayon, wala hong masusing pagpili eh. Kumbaga, kung sinong malakas sa Kongreso, kung sinong malakas sa Presidente, may confidential funds. Kung kaya nga mapapansin nyo mga kababayan, ano? Yung mga nag-iingay ngayon sa confidential funds, bumoto naman sila na bigyan ng budget yung Vice President. And what we are seeing is actually the result of the abuse or the absence of tinatawag nating effective or efficient na allocation ng confidential resources over agencies na wala namang kinamuwangan talaga sa... Well, as a former COA commissioner, when you see the investigation right now on the office of the vice president or the DepEd on the use of confidential funds, do you think that this has been politicized? Okay, ito muna yung statement ko. No? Kung ako yung auditor niyan, yung panahon ko na nag-ino-audit ito, totally disallowed. The entire amount. Sorry, I'm not imposing my opinion. Nire-respeto ko yung action ngayon ng ano. Totally disallowed. Kasi unang-una, hindi ko kailanman ma-establish or malilegitimize yung purpose by which such was granted to the office of the vice president and even to the office of the secretary of education. Bakit? Nasa ang mandato na mayroong surveillance. Kung sabihin nilang, kasi marami hong nagtutulak ng droga sa mga kabataan, bakit? Ikaw bang mag-iimbestiga kung sinong mga drug addict? Hindi ba gagamitin mo rin yung military? Hindi ba gagamitin mo rin yung expertise ng mga intelligence practitioner? Eh bakit hindi na lang natin ibigay ang budget doon mismo sa kung sinong gagawa? Ayan, Attorney Karen, di ba nakikita natin yung appreciation ng budget process at yung allocation ng resources. Yung allocative efficiency na tinatawag natin.